Kaya pinadako na po sa pinakamalag bahagi natin malagawain ang pag-aaral at pakinig ng salita ng Diyos. Kaya hinihiling ko po na tayo po tumayo panandalian bilang pagbibigalan sa salita na dadalhin natin pong mangaral sa po ito sa ating black preacher Richard Pomones at abong pagkatun aking pinagkakalog po. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Joel Orlando, mga minamahal. Purihin ang Diyos, mga minamahal, tayo po ay manalangin. Huwag pa naman banal sa langit, pinakamamahal na po, Jesus. Maraming salamat po, mga Pinoon, na dinako mo kami sa iyong panambahang. Taglay namin ang kagalakan, kalakasan, ang mga pag-iingat, mga proteksyon, mga pagpapalat, biyaya. Maraming salamat po, mga Pinoon, sa aming tausap pusong inalay na papuring awitin sa joyful song, solemn song, sa mga patutuon ng aming kapatiran, sa mga awitin ng makalangit ng chorus na pagbibigay. At higit sa lahat, manapin sa aming pag-aaral ng salita lang sa inyong bang lingkod. Ganang akin, wala ko magagawa sa ilang umasa ng titiwala. Umingi po ko ng abag, patubay-gabay. Patawarin mo ang bawat sa amin magiging bang lingkod. Pagpalay mo kaming lahat, manapin noon. Sa ulang dalangin, pagluhod ng aming ginagminamahala pastor, Wildestrad Almeida, sa pangalan ng Jesus, lahat ang gawa ng kaaway, doubt sa pangalan ng Jesus, kasahaw sa ating Jesus name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Una po sa lahat, ang pinakamataas na papurit magsamba, pagwawalati sa ating pong pinakamamahal na Jesus at pinapabot ko rin po ang aking dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong ginagalibanglista, Wildestrad Almeida, at kabalik at katuwang po ang lahat-lahat na mabilabid children at yun din po sa magilintuang aral, turo po ng ating pong bilabisang pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon po sa lahat mga iniibig, minamahal natin mga kapatiran, maging po si Bayong Dagat sa ibang bansa, sa lahat mga mananampalataya. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Pinoon sa unang dalangin, pagluhod po ng ating ginagal minamahal na pastor at sa lahat ng mga manunugtog, mga awit, mga mananampalataya at muli ang pinakamataas na papurit pagsamba, pagwalati sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody say praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Di na po tayo magtagal. Tayo po'y dadako po, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Pinoon. Ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat po ng Bagong Tipan, Unang Korinto, Kapitulo 6, Versikulo 14, at ito sa Unang Korinto, Kapitulo 4, Versikulo 20. Pakibasa. Dito po tayo sa unang sulat ng Korinto, ang Kabanata 6, ang Talata 14. At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon at muling bubuhayin naman tayo sa pamamagitan ng Kaniyang kapangyarihan. Dito po sa 4, ang Talata 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen. Purihin ang Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya tayo pong lahat, mga minamahal, ay patuloy na pinanghahawakan ng Diyos at higit sa lahat, na patuloy tayong iniingatan, nilalayo sa lahat ng uri ng makaramdaman, dahil tayong lahat ay lagi nagsusumamo, lagi po nagsusumikap, na nagpupumilit, na magampanan natin, ano po yun, ang kalooban ng Diyos, ang utos ng Malapinon, at higit sa lahat, na tayo po ay laging iligtas. Amen. Kaya nga sabi nga dito sa ating binasa, Unang Korinto Kapitulo 6:14, ano sabi dito? At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon at muling bubuhayin naman kayo sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Kaya ang ating bahala pa yun dito ay buhay. Magpakailanman ang Diyos natin dito sa lupa, mga minamahal, ay dumidinig doon sa langit, mga minamahal. Amen. Di katulad nating Diyos-Diyosan dito sa lupa, mga minamahal, hindi po yan nakakadinig, mga minamahal. Ngunit ang ating tunay na Diyos doon sa langit, mga minamahal, ay buhay at makapangyarihan na dumidinig lagi sa ating mga kahilingan. Amen. Dahil ang ating Diyos dito sa lupa, nung araw, mga minamahal, na hindi pa tayo Kristiyano, hindi pa tayo, mga minamahal, na naglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit anong gawin nating panalangin,
hindi po nakakadinig, hindi po nakakakita, hindi po nakakagalaw, Panginoon, dahil po yung gawa ng kamay, mga amin, upang sambahin ng tao, mga amin naman. Ngunit salamat sa malapay noon, salamat sa ating dakilang Diyos na ako tayong lahat sa bawat kailingan, sa bawat daing, sa bawat iling natin, mga minamahal, dahil ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan na patunayan natin dahil sinagot at tiniligtas tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya nga sabi nga uli dito sa 4, mga minamahal. 20, sabi dito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan. Sa kapangyarihan, mga minamahal. Kaya saan man tayong dako, saan man tayo pumaroon, maging ating mga labwas, maging ating minamahal, na makapatid sa ibang bansa, sa iba yung dagat, abot sila ng kapangyarihan ng Diyos at higit sa lahat ang prayer ng propeta ng Diyos ay pinapakinggan ng ating manawi. Sabi mga sa Bible, ang panalangin na matuwid na tao ay dinidinig ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Yan ay ating napatunayan. Yan ay naganap sa buhay natin, sa buhay ng Kristiyano, sa buhay ng mananampalataya. Marami dito, mga minamahal, pinag-imalaan at marami po nakatanggap ng pagpapala. Isa na rin po tayo dyan na napabilang sa pinagpala at pinag-imalaan ng malapit. Kaya sa atin, mga minamahal, dito, pag mayroon tayong krusada, may krusada ang banal na gawain ng malapay noon. May mga krusada saan mang dako. Marami tayong nakikita na mapinaghimalaan at pinagmilagruhan at kababalagan na ginagawa sa ating ng mahalapin. Dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay buhay. Amen? Isa na rin po sa ating kapatid, mga minamahal, doon po sa dako ng Santiago Isla ng Bulinaw, sa katauhan ng ating beloved brother Ariel Kaisi, mga minamahal. Ano po yung kanyang sakit? Isa rin po siyang biktima ng keto. Doon sa kanilang barangay, mga minamahal, buhay pa siya. Meron na nagbibigay ng abuloy. Amen? Buhay pa siya, mga minamahal. Pinagawaan na siya ng kanyang kabaong at nakarperper na yung kanyang sementeryo, mga minamahal. Ganun po ang kalagayan niya noong araw. Ngunit salamat sa ating malapay noon na dumating ang ibanghelo ng kaligtasan, dumating ang salita ng malapay noon na napakinggan niya na ang Diyos nito ay buhay, nagpapagaling, nagbubuhay ng tao, nag-imala, hindi siya nag-alinlangan, siya ay dumalo, tinanggap niyang bautismo, siya ay naglingkod sa malapay noon na siya ay pinagpala ngayon. Everybody say praise the Lord. Sibadya Daniel, Ariel, mga minamahal, Kaisi, mga minamahal. Natanggap niya na yung abuloy. Napakilabangan yung abuloy. Buhay pa siya, may nagbibigay na, mga minamahal. Dahil sa kanyang kalagayan, mga minamahal. Sipin mo, buhay ka, binibigyan ka na ng abuloy. Amen? Amen? Ngunit ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay mapag-imala sa lahat ng lumalapit sa malapay noon. Isang taong makasalanan, pag ito'y nagbalik loob, ito po ay gumanap, magsumamo at maglingkod sa Panginoon. Ang malapay noon ay lagi nakabukas ang kanyang palad upang tayo tanggapin, patawarin, upang tayo pagpalain, ibigay, ipagkaloob. Yan ay ating nasasabihan. Amen? Lahat po tayo ng galing sa lusak ng kasalanan. Amen? Binago na tayo ni Kristo. Inalis na tayo ng malapay noon saan? Doon sa dati-dati nating gawain. Kaya mahirap mawalay sa banal na presensya ng Diyos. Mahirap mawalay sa kamay ng malapay noon. Mahirap mawalay saan po? Sa gawain. Kaya tayong lahat ay nagsusumikap. Amen.
Tayong lahat ay nagpupumilit, nagsusumamo lagi dahil saan po nakabantay ang kaaway ng malapit doon po sa mga Kristiyanong nagpapakainit, na naglilingkod, nagsusumamo, doon lagi nagbabantayan, mga minamahal. Amen. Kung pinagaling ka sa karamdaman, pinagpala ka. Kung binago ng malapit doon, pinagpala ka. Kung dumaloy ang biyay at pagpapala dahil sa iyong pagsisigap na nanasap mo, biyaya ng Diyos. Amen. Ang ating kapatid, mga minamahal, Ariel, mga minamahal, sa kalagayan niya nung araw, kung tutusin, mga minamahal, maawa ka. Dahil wala nang pag-asa. Kaya nga meron tayong mga pagamutan dito sa dako ng Metro Manila, dito sa dako ng Tala, mga minamahal, sa Caloocan, mga minamahal, yung sa may bagong silang, meron po niyang pagamutan at merong ospital ng ketong. At kung talagang malala na o at wala ng pag-asa, dadalayin ka naman doon sa Palawan. Doon sa Palawan, merong isla doon, mga minamahal, na papaligiran ng mga dagat, isla, doon sa lugar na yon, karamihan may ketong, mga minamahal. Nagkaroon tayo ng krusada doon. Nagkaroon tayo, mga minamahal, ng bautismo. Maraming pinaghimalaan ang mahalapin. Kung wala sa atin ang kapangyarihan ng Diyos, kung wala sa atin ang patnubay ng mga Diyos, igit sa lahat, ang prayer ng propeta ng mahalapay noon sa katauhan ng ating ginagalit, minamahal, Pastor Willis Almeda, ika'y mga ngamba at mababalisa at ika'y matatakot. Dahil ketong yun, mga minamahal. Nakakahawa na sakit. Diyan sa taon ng aluminos, sa katauhan at ibinawid brother, Raymat Madriaga, mga minamahal. Isa rin silang pamilang ketongin mula sa kanyang kapatid. Mga minamahal, nandiyan niya sa leaflet sa patutuo natin. Magiyang kayang magulang, mga minamahal, meron din sakit na keto. Sila, mga minamahal, tinakwil na, sila'y pinangdidiriya na ng kalang kamag-anak. Ngunit dumating ang krusada, dumating ang salita at ebanghelyo ng Panginoon sa kanila. Nung lumapit sila, mga tinanggap ang bautismo, after matanggap ang bautismo, anong nangyari? Gumaling ang kalang karamdaman. Amen? Kaya ang kapangyarihan ng Diyos, saan man tayong dako, saan man tayong naroon, lumaganap, lalagaganap at nangyayari, saan po sa gawain, sa buhay ng Kristiyano, sa buhay ng manampalataya, dahil tayo po ay mahal ng Diyos, ayaw tayong mawawalay pa, ayaw tayong mawawala pa, mga minamahal. Amen? Dahil tayo pong tunay na anak ng mahal na Panginoon. Yan ang pinag-aralan natin nung araw ng Pride, araw ng Wednesday. Mga minamahal, yung ama sa kayong anak, mga minamahal. Amen. But is it praise the Lord? Tayo po'y tunay na mga anak ng malapit dahil tagapagbana tayo ng buhay na walang hanggan. Nakalaan na sa atin, ano po yun? Yung mansyon doon sa langit. Nakalaan na ang mga pagbabana dito. Kung tinatanggap natin, na-receive natin, yan po'y sa ating paglilingkod. Amen. Basahin natin itong Mateo, mga minamahal, 21-22 at Marcos 11-24. Sabi po rito, mga minamahal, sa sulat po ng Mateo, Kapitulo 21, tang talata po ay 22, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. At ang sabi po rito sa sulat po ng Marcos, Kapitulo 11, ang talata po ay 24. Kaya nga sinasabi sa inyo, ang lahat ng mabagay ninyong hingin, ang lahat ng mabagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Purihin ang ating mahal. Sa bawat dalangin natin, sa bawat hiling natin, sa bawat daing natin sa ating pinakamamahal na Jesus na mayroong lakit na pananampalataya at pagtitiwala at pagsusumamo, yan ay ating nakamtan. Yan ay ating nare-receive hanggang sa mga oras na ito
dahil alam natin ang ating tinatawagan pinaglilingkuran ay buhay na Diyos na makapangyarihan, na nagliligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan, na nagpapagaling sa lahat ng uri ng makaramdaman. Bagamat tayo'y nakakaranas sa mga panahon ito ng pandemic, mga minamahal, ngunit pag nasa iyo si Kristo, sino ang laban sa iyo? Amen? Pag nasa iyo si Kristo, sino ang laban sa iyo? Dahil meron kang kapangyarihan. Anong sandata ng Kristiyano? Anong sandata ng mga mananampalataya? Mga minamahal, prayer. Amen. Prayer, panalangin. Yan po yung ating sandata. Yan po yung ating kalasag, mga minamahal. Yan po yung ating turbante, mga minamahal, na panangga natin sa gawa ng kaaway. Habang tayo nagpupuri, habang tayo nagpipray, yung mga gawa ng kaaway nagbabalak sa atin, yan po ay hindi natutuloy, yan po na masasangga dahil kayo nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya nga nung sabi nga dito, sabi dito mga minaman, at lahat ng mga bagay inyong hingiin sa panalangin na may pananampalataya, inyong tatanggapin. Tatanggapin. Pag ikay nag-release ng faith, nag-release ka ng pananampalataya, mga minamahal, silamaan mo ng ayuno, silamaan mo pagpupuri, at pagsusuma mo, mga minamahal, pag inanap mo ang kalooban ng utos ng Diyos, ang panatuntunan ng mahal na Pinoon, bagamat maraming adlang, maraming gawa ng kaaway, ngunit hindi ka natinag, hindi ka nag-alinlangan, lalo ka nagsumamo, lalo ka nagpumilit, nagkumapit, after ng iyong sacrifice, after mo ng paghihirap ng mga ganong bagay, naranasan mo, biyaya at pagpapala ang ibibigay sa inyo ng Diyos. Yan, naganap, yan ay napatunayan natin. Simula sa pinakamaliit na bata sa pinakamatanda, simula nung tayo baguhan hanggang sa oras na ito, yan ay ating natatamasa. Dahil nakikita tayo ng Panginoon sa bawat gawa natin, sa araw-araw nating pamumuhay, sa araw-araw nating mga kahilingan, yan ay lagi nating idinadaing sa ating mahal na Panginoon. Kaya walang hanggan ang kapangyarihan ng Diyos, walang hanggan ang pagmamahal ng mahal na Panginoon sa atin. Kaya pag tayo mayroong problema, meron tayong mga sarilanin sa ating puso, sa ating buhay, idinadalangin natin yan. Isinusumamo natin yan. After na magawa mo yan, doon naman ang sagot at tugon ng mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos, sabi sa Isaiah 59 verse 1, ang kamay ng Diyos ay napakahaba upang ikailigtas, ibigay, ipagkaloob ang iyong kahilingan. Yan ay ating nakantam hanggang sa mga oras na ito, sa habag at tulong ng ating malapit sa unang dalangin, pagluhod po ng ating ginagat minamahal na pastor, sampu lahat ng prayer ng mga beloved children. Kaya tayo'y nagpapatuloy na naglilingkod hanggang sa mga oras na ito, mga minuman. Basahin natin itong Lucas 18:27. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, versikulo 27. Ngayon ito pong pagkasabi. Dapat sinabi niya, ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. Amen. Amen. May pangyayari sa Diyos. Nangyari, naganap. Sana pakinggan natin mga patutuo kanina. Nung araw, wala tayong bautismo, hindi tayo naglilingkod. Wala tayong ginawa, kundi ano yun, mga minaman? Sa gawain, hindi ka lugod-lugod. Ngunit dumating ang karamdaman, bunga ng ating kasalanan. Naganap tayo kung saan ang Diyos na buhay. At naganap tayo kung saan ang Diyos na may kapangyarihan. Dito natin natagpuan. Saan po? Sa gawain ng Jesus Miracle Crusade na ipinapangaral ng buong tapang ng ating ginagat minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeda at katuwang kabalikat ang ating isang pastor Lina si Almeda. Yan ay ating nakita saan? Sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya yung pinanggihan ng ospital, tinalingan ng dalubas ang manggagamot, mga minamahal,
Sabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. Wala nang kagalingan ang karamdaman mo. Umuwi ka na lang. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo sa iyong tahanan. Iiyak ka, magsusumamo ka. Maghahanap ka kung saan ang Diyos na magpapagaling, kung saan ang Diyos na mayroong himala, kung saan ang Diyos magbibigay sa iyo ng buhay pa. Muli, salamat. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Natagpuan natin dito sa gawaing tunay na gawain at buhay at makapangyarihan, na tayong lahat ay naging saksi, tayong lahat ay pinagpala, tayong lahat ay lumalas sa pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen! Everybody say praise the Lord! Tayong lahat ay pinagpala naman. Dahil napalaya na tayo sa gawaing makasanlibutan, napalaya na tayo sa ating mga bisyo, sinisikap na natin na magampanan natin yung kalooban at utos ng mahal na Panginoon. Kaya dito, mga minamahal, nakita natin yung mga himala, mga minamahal. Bedridden na, butot balat na, mga minamahal. Doon po sa dako ng Aluminos, mga minamahal, meron po isang sister doon sa katauhan natin, beloved sister Michelle Portinilla, mga minamahal. Anong sakit niya, mga minamahal? Cervical cancer ang sakit niya. Totoo, malaki ang gastos, mga minamahal, pag merong kangkaramdaman. Amen? Lalo kayo kabubutan nun sa mga sikat na ospital at mga dalubas sa mga manggagamot, malaki ang gastos. Maubos ang iyong kayamanan, ang iyong iniipon, mga minamahal, sa sakit. Pero wala pa rin kagalingan. Bigo ka pa rin, mga minamahal. Sister Michelle, sa malapit lang kapuriyan, dumana siya ng chemotherapy, mga minamahal. Kinikemo siya, mga minamahal. Kung tutusin, ayaw niya na, kung tutusin, ramdam niya ang sakit, mga minamahal. Pero tinitiis niya yun dahil gusto niya, nagagaling siya. Pero hindi po nangyari. Hindi po naganap. Lalong lumuba ang ating. Ngunit ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Saan po sa mga taong nais maglingkod, magbalik loob, na tayo ay pagpalain ng Diyos. Amen? Siya po'y nasyeran ng ating minamahal kapatiran, mga minamahal. Inaabot siya ng salita at ibanghelo ng mahal na Pinoy. Naniwala siya, nagtiwala siya. Anong ginawa niya? Dumalo siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Nakipagkaisa yung kanyang bilabidasman niya, dahil alam niya, marami mga patutuo na pakinggan nila ang mga himala at milagro. First time kami nakita ng bilabid sister Michelle Portillalia, mga minamahal, makita mo, makintab pa yung kanyang ulo. Kalbo siya, mga minamahal. Naiiya siya, meron siyang bundle sa ulo, mga minamahal. Pero nung tumubo yung kanyang buhok, tinanggal niya ng kanyang bandil sa kanyang ulo. Yung bandana pala, mga minamahal. May bandil yung kanyang ulo nung kalbo siya. Ngunit nung tumubo yung buhok niya, tinanggal niya na. Bakit? Hindi na siya nahiya dahil pinapatotoo niya sa buhay niya na naganap. Nagbilagro, nagimala, makapangyarihan ng Diyos. Ipinapakita niya na buhay ang Diyos dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Buhay ang Diyos na tumutugon at makapangyarihan, mga minamahal. Amen? Ilang buwan, humahaba kagad, mga minamahal. Yung dati niyang kulay, mga minamahal, na maputla at manilaw-nilaw, mga minapayat, mga minamahal. Bumalik po sa dating kutis yung ating. Naging masaya sila ng mga mag-anak, mga minamahal. Merong business ang ating kapatid, mga minamahal. Baguhan pa lang siya. Nagtapat na siya sa Panginoon. Nagbigay na siya. Sabi niya, kung naubos ang aking kayamanan, ang aking ari-arian doon, sa gamot doon sa doktor, dito, pag ako'y nagbigay,
ibabalik at ipagkakalukuli ng Diyos. Amen. Yung kanyang asawa, mga minamahal, naniwala at sumampalataya din. Kaya sa atin, ang sabi nga dito, mga minamahal, sa balalakasulatan, mga Salmo Kapitulo 133 verse 1, sabi nga dito, masdan ninyo napakabuti at napakaligaya ng mga kapatid na sisitahan magkasama-sama sa pagkakaisa. Naging maligaya yung kanyang pamilya, maging yung kanyang anak, mga minamahal. Nakipagkaisa rin dahil gusto niya gagaling ang kanyang beloved mother niya, maging ang kanyang beloved wife niya gustong gumaling, nakipagkaisa rin kanyang beloved husband niya. Ngayon, maligaya sila. Nagkakaisang naglilingkod. Walang hindras. Pag sinabing dadalo tayo, lahat, maaga pala nagpiprepare. Pag umpisa pala ng gawin, gusto na nandoon na. Para makapagpuri sila, makapagpasalamat upang lulatiin ang pangalan at pagsalamatan ang ating mahal na Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Dito naganap din po sa atin yan. Amen. Pakinggan yung mga patutuhan natin kanina. Hindi na tayo, hindi natin banggitin ang pangalan. Napakinggan nyo. Amen. Bari siya po sa Lord. Mas laging lamang, ano po yun? Yung kabutihan ng Diyos, yung biyaya ng pagpapala sa buhay natin, sa buhay ng Kristiyano. Minsan ipinapaintulot yung mga pagsubok o trials upang tayo ay laging magsubamo. Amen. Dahil kung laging pagpapala, ay, mga minamahal, doon ka na mabibisi saan? Doon sa pinagkakarapan mo ng makakatulong at makakabuti sa iyo. Ay nagkulang ka, mga minamahal, atakihin ka na ng kaaway. Kung saan ka mahina, doon na atake ang kaaway. Amen? Katulad ng gwardiya, 24 hours na babantay, 24/7. Alangan naman, aatake yung magnanakaw, nagising siya. Hindi, ihintay niyang tulog ka. Amen? Pag natulog ka, mga minamahal, kahit merong CCTV, mga minamahal, makakapasok pa rin. Tulog din yung nag-operate ng CCTV. Hindi makapagbigay ng warning dahil tulog. Yun po yung gawa ng kaaway. Amen. Amen. But it's your praise the Lord. Sa ating bilang isang Kristiyano, pag tayo po'y nakampante, tayo po'y paisi-isi kung ano yung kainaan mo, doon ka bibirain, doon ka atakain ng kaaway. Amen. Pag inatake ka ng kaaway, wala na. Nasauli na yung pagsisisi. Magsisi ka man, huli na. Umiyak ka man, huli na. Wala ka na gawa. Nagkasala ka na. Nagkamali ka na. Umatake na yung kaaway. Kaya sa atin bilang isang Kristiyano, ano po yung kapangyarihan? Kundi yung prayer and fasting, panalangin at pagpupuri. Yan po'y tinuro, yan po'y ipinangaral sa atin. Nung napakinggan natin, itinuro sa atin ng mga pastor, pinagsikapan natin. Amen? But it's praise the Lord. Sabi sa panakasulatan, mga minamahal, ang nagbibigay sa atin ng lakas, walang ibang malapay ko. Amen? Nagbibigay sa atin ng lakas, walang ibang malapay noon. Dahil ang ating buhay, hiram lang natin sa Diyos, ang buhay natin, ang malapay noon lang nakakalang. Pag sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa, ipasa Diyos mo na lang, wala ka magagawa. Pero sa Diyos, wala imposible sa Panginoon. Ang di kayang gawin ng tao, ay kayang gawin. Amen? Kaya dito sa atin, nating paglilingkod, mga minamahal, laging lamang ang kabutihan at biyaya at pagpapala na ginawa sa atin ni Kristo. O minsan may dumarating na pagsubok o trials, minsan pinaintulutan yan upang tayo po ay magsumamo, upang tayo po ay laging manalangin sa malapay. Yan po ay napapakinggan natin sa mga pagtuturo, pangangaral
ng ating minamahal na pastor maging sa ating mga baguhan. Pag nakakapanood tayo sa YouTube ng preaching, Bible study ng ating bilabid isang pastor at pangangaral pagtuturo ng ating bilabid pastor, mga minamahal. Yan ay tumitimok sa ating puso. Yan ay tumitimok sa ating isip. Bumabaon, mga minamahal. Pag bumaon ang ugat, ito po'y nagbunga, mga minamahal, pagpapala para sa iyo. Biyaya para sa atin. Amen? Yan ay napatunayan natin. Yan ay naganap na sa atin. Yan ay ating nakita na, mga minamahal. Gagawin na lang natin. Ipapumuhay na lang natin. Isasagawa na rin natin kung ano ang maging mabuti. Gawin natin, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Sabi sa Bible, mga minamahal, sabi dito 4:17 ng Santiago, sabi dito, sa nakakalam ng paggawa ng mabuti hindi ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Oh? Alam mong mabuti gagawin mo, hindi mo ginawa, kasalanan pala sa mahal na pahin mo. Pag kayo gumawa ng mabuti, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pagpapala, hindi lilimutin ang Diyos ang magbabayan sa iyo ng kabutihan, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pagpapala, babayaran ka ng Diyos. Isipin mo, babayar, susuklian ka pa ng Diyos. Amen? Ganon kabuti, ganon kabait ang ating mahal na Panginoon. Basahin ito natin, mga minamahal, Hoseas 14:4. Dito po sa aklat, Hoseas, kabanatang 14, talata po 4. Aking gagamutin ang kanilang pagtalikod. Akin silang iibiging may kalayaan sapagkat ang aking galit ay humiwalay sa kanya. Amen. Amen. God bless you, brother. Sabi dito, ang aking galit ay humiwalay sa kanya. Ibig sabihin, mga minamahal, pag gumagawa pala tayo na hindi ka lugod-lugod, hindi kaya-aya, hindi ka lugod-lugod sa mahal na Panginoon, nagagalit po ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Sabi dito, Hoseas, Kapitulo 14:4, aking gagamutin ang kanilang pagtalikod sa akin, sila'y iibigin na may kalayaan sapagkat ang aking galit ay umiwalay sa kanya. Oh. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ay nalulugod. Natutuwa siya doon sa mga mananampalataya sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya na gumaganap, sumusunod. Doon pula natutuwa ang mahal na Panginoon. Nasisiyahan. Kaya pag tayo po natuwa sa isang tao, ano yung naibibigay natin? Nagbibigay tayo ng mga anong bagay para makakatulong sa kanya. Amen? Pero pag nagawa tayo ng hindi maganda, hindi mabuti, pati kaibigan mo, kabag-anak mo, magagalit sa iyo. Bakit? Yung ginawa mo hindi mabuti, hindi maganda. Sino ba matutuwa noon? Ang kaaway ng Diyos. Amen? Pag gumagawa ang tao ng masama, mga minamahal, wala pong natutuwa. Nagagalit. Bakit? Biblical, mga minamahal. Matutuwa lang yung kung kasama mo, kasagwat mo yung gagawin niya. Sa madaling salita, pag ginawa, alam mo yung sinasabing partaker, mga minamahal. Dapat wag mong pigilan mo siya. Wag, kapatid. Mapapahama ka dyan. Wag mo ituluyan. Mahuhuli ka ng pulis. Pag nahuli ka ng pulis, ikukulong ka. Pag hindi ka naman nakulong, lumaban, mamamatay ka. Pag namatay ka naman, impyerno ka na. Pero yung nagsasabi ng ganun, na walang Espiritu ng Diyos, hindi niya mababanggit yung impyerno. Ang bababanggit niya, ano? Sementeryo. Amen? Bali siya, praise the Lord. Praise the Lord. Para matuwa ang mahal na Panginoon, ano pong gagawin natin?
gagawin natin yung kalooban, utos ng malapin upang tayo po pangawakan, ilayo tayo sa lahat ng gawa ng kaway, proteksyonan tayo, ingatan tayo, at higit sa lahat, ibigay ang katugunan, kasagutan, ipagkaloob ang ating kaibigan. Doon po natutuwa ang malapay mo. Amen? Sabi dito, gagamutin ko ang kanilang mga sugat sa kanilang pagtalikod. Kung ang sugat mo, wala ng kagalingan. Kung ang sugat mo'y malala na, sinong hanapin natin? Sinong tatawagan natin? Walang iba ang malapay. Kaya nga sabi nga dito, mga minamahal, sa Awit Kapitulo 138 verse 3, nang araw na iyon ako'y tumawag at sinagot mo ako, iyong pinatapang ako ng kalakasan ng aking kaluluwa. Pag tayo tumatawag na nalalangin, Panginoon, pangawakan mo. Ilayo mo ko, Panginoon, sa mga tukso, sa mga gawa ng kaaway. Mapaglabanan ko yung aking kainaan. Magari sa akin ang takot at pagpapaalaga sa iyong paglilingkod. Amen? Di ba pag tayo nagagalit, mga minamahal, isa sinasabi sa isip, Hallelujah, 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 Hallelujah. Mamaya-maya, mawala na yun. Unti-unti ka na makakalma. Kung ang takbo mo sa sakyan, 120, mga pa nagbabagit ka ng Hallelujah, bumaba na yun, nagmi-minor na yun, mga minamahal. Amen? Kung nakakwarta ka, nakakinta ka, mga minamahal, mamaya, segunda ka na. Mamaya, magiging neutral ka na. Dahil andoon na yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sabi pa nga doon sa Kawikaan, 15:1, ang malumanay na salita ay nakakapawi ng puot at galit. Amen. Amen. Ang matapang mataas na salita, nakakaano po ng galit. Di ba pag nagkamali ang isang tao, pag sinabi, I'm sorry po, di ko sinasadya, mamaya, yung galit mawawala na. Amen. Amen. Sabihin sa'yo, okay lang, di mo naman sinasadya. Pero iba naman yung sinasadya at yung plano, doon ka talaga magagalit. Pero pag di sinasadya, maramdaman mo, madisen mo yun, na umingi ng tawad, umingi. Ganon din ang mahalap ay noon. Nating tinaglilingkuran dito. Buhay at makapangyarihan. Amen? Kaya sa ating paglilingkod, doon po sa mga himala at mayroong kapangyarihan, yan ay napatunayan natin, yan ay ating nakita habang tayo gumagalap sumusunod. Yan po ay ating pinapalasap sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi nga dito, sa 141 verse 1, Panginoon, ako'y tumawag sa iyo, madali ka na akin, pakinggan mo ang aking tinig pag ako'y tumatawag sa iyo. Pag tumatawag ka sa Panginoon, papakinggan ka, tutulungan ka ng Diyos. Yan ay ating napatunayan, nakita na dito, mga minamahal, dahil ang Diyos natin dito buhay at makapangyarihan. Sabi sa banal na kasulatan, Epeso 6, versikulo 10. Last verse. Dito po tayo sa aklat ng Epeso, ang kabanata 6, ang talata 10. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. Amen. Amen. Sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. Saan po tayo lumalakas? Hindi po sa ating kabataan, sa ating edad, sa ating kalusugan ng pangatawan, kundi sa mahal na Panginoon. Amen? Malakas ka ngayon, baka bukas bigla kang mawala. Nakakatakot, mga minamahal. Amen? Kung tayo lagi dumadalangin, lagi nagsusumamo, nabigyan tayo ng kalakasan, higit sa lahat, bigyan pa tayo ng mahabang buhay, higit sa lahat, bigyan tayo ng proteksyon, at gabay, patnubay na. Kaya ang malapay noon ay mapagpala, mapaghimala sa lahat ng kanyang mga anak at mananampalataya. Hindi po tayo dito, mga minamahal, tatagal. Hindi po tayo dito mananatili. Hindi po tayo magtitiis.
kung wala ang sagot at tugon ng malapit sa atin bilang isang anak, bilang isang Kristiyano. Ngunit dapat tunayan natin buhay at makapangyari ng Diyos na tumutugon, na nagpapagaling, na nagliligtas, nagbibigay ng pagpapala. Baga ba sa panahon natin ngayon, krisis, mga pandemic, ngunit ang Diyos, ang malapay noon, ay hindi nagkulang, hindi nagpabaya. Lahat ng kailangan niya tinigin mo, ako tayong lahat, tinatanggap natin. Amen? Kaya nga sabi dito, Ephesians 6:10, sa katapus-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa Kanyang kapangyarihan at Kanyang kalakasan. Yan ay ating natanggap, naganap sa buhay natin ngayon, mga binabang. Para po tayo kahabagan at pakinggan ng mahal na kayo, gawin natin ang kalooban, ang utos ng mahal na kayo. Isang tiyak na bagay, papakinggan tayo at tutugunin tayo, maghihimala at magbibilagro ang Panginoon sa ating buhay. Ibibigay, yan ay subok na natin. Tayo'y tumayo, tayo po'y umawit sa ating malapit. Sa awiting ito, mga minamahal, ang Diyos ay nagmamahal at nagmamalasakit sa lahat, sa bawat sa ating mga minamahal. Tayo po yung mawit, mga minamahal. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao. Habang ilawin ito, mga minamahal, sama-sama tayo magpaabot ng ating mga kailangan sa ating mga panalangin sa Panginoon. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Ngayon sa Kanya'y lumapit. Siya sa iyo maghihintay. Wala posible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Wala sa Diyos imposible sa sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit at manalig ng lubos. Wala sa Diyos imposible sa Kapag
wala imposible sa mana, Panginoon. Napakinggan niyo ang patutuhan ng ating ang sabi ng doktor sa kanya, maganda ka na malaking anak ka. Lay-layang ganyan ka ba? Alam niya, balik, mga minamang. Ulit sabi niya, buhay ang Diyos kong pinaglilingkuran. Buhay ang Diyos kong tinatawagan. Ang Diyos ang magpapalik sa akin ang aking kalakas. Ramdam niya yung sakit, mga minamang, sa araw-araw niya. Yung oras na yung ramdam niya, ang hati, ang kirot. Habang nararamdaman niya, sinasabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, pagalingin mo ako. Hindi lang laon, hindi lang tagal. Ilang buwan pa lang, nagambaran niya kayong tungkulin sa kanyang pamilya. Grabe kakalakan, grabe pagpapala sa atin. Grabe biyaya, mga minaman. Bakit tayo nagtitiis, mga minaman? Hindi po tayo tatanggap, hindi tayo makakarisip kung wala tayong sakripisyo. Ngunit abang tayo nagtitiis ang sakripisyo, doon natutuwa, doon nagkagalak, doon nasisiya, nagmalapin. Dahil ang gusto ng Diyos, na tayo ipagpalain, mga minaman. Ang gusto na Diyos sa tayo ipagpalain sa lahat ng ating buhay inagresyan. Na itong araw na to, mga minaman, ginugulitan natin ang kabutihan ng Diyos natin. Tinubos tayo sa lusak na kasalanan na pako ang malapilo sa krus ng Kalbaryo. Ipinakita ang pag-ibig sa atin ng Diyos, mga minaman. Dahil ang mahal na Panginoon, punong-puno ng pag-ibig sa atin. Punong-puno ng pangunawa, man. Kaya bakit natin inaalala ang kabutihan ng Diyos sa atin bilang isang Kristiyano na pako ang malapilong sa krus ng Kalbaryo, umagos ang kanyang banal na dugo upang tubusin tayo sa kasalanan, mga minaman. Kaya itong araw na ito, tayo po'y nadako sa ating Holy Supper, mga minamahal. Misa na po tayong magbulay-bulay, alalahanin natin kung saan ba tayo nagkulang, nagkamali. Siyasatin natin ating puso. Panginoon, alam mo batid mo saan ako nagkulang. Wala akong may tatago sa iyo, wala akong may kikubling sa iyo. Hayag ako sa iyo, mga kapat. Ngunit ngayon ako'y taos sa puso na nagpapakumbaba, nagsisisi sa akin na gawang makasalan. Bago tayo dumako, mga minamahal, tayo muna po'y umawit sa malapit. Tayo po'y dadako sa ating Holy Supper, mga minamahal. Ang Holy Supper, ito'y ginaganap, mga minamahal, ito'y unang linggo ng buwan dito sa ating lugar o sa ibang lugar man, just ako ng main church, sa uling linggo ng buwan, ginaganap ang Holy Supper upang gulitain, alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Habang inawit nung siya sa atin, mga aking puso, tayo po'y magsisi. Dahil tayo po ay magtitake ng Holy Supper. Mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa laban sa'yo. Tatapad, sumasabo, pamudulong sa ang manal mong trono, lumalapit, di makarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at gawal, kapatawaran sa'yo ay nagkamtan ko. Ang iyong habang ngayon kailangan ko.
Praise the Lord. Puri ng Diyos, mga minamahal. Tayo po'y dadako sa ating Holy Supper. Ang Holy Supper ito po'y sagrado, ito po'y banal. Sa harapan ng Malapinoon, dahil ginugulitaan natin ang kabutihan ng ating Malapinoon na tayong lahat ay pinagpala at tinubos tayo sa rusak ng kasalanan. Ang Malapinoon ay pako sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Kaya po sa lahat ng mga inibig, minamahal at makapatiran, simula sa pinakamaliit na bata na marunong na magsisi, tayo sama-samang magsagawa ng kalooban, mag-take ng Holy Supper. Ngunit pag ang iyong puso, mga minamahal, hindi mo tiyak, mga minamahal, handa tayo magpakumbaba, magpatawad, mga minamahal, pwede ka mag-take ng Holy Supper. Pero pag hindi ka handa, mga minamahal, hindi mo tiyak, huwag mo muna mag-take. Sa susunod na lang, pwede ka magpaliban, mga minamahal. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal. O huwag ba naman banal sa langit, inakamamahal na Jesus, narito kaming lahat, Malapinoon, nagpapakumbaba, ubihingi kami, nagpapatawarag. Sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa iyo, paglabag namin sa iyong kalooban na pagbigyan ng aming kainangan, nabanggit ng aming mga labi, Malapinoon, patawarin mo ang bawat sa amin, pakalinisin mo ang aming mga puso at kaisipan, maging karapat dapat kami mag-take ng Holy Supper, Malapinoon, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Ianda natin ang tinapayap katas ng ubas, mga minamahal. Ang sabi dito, mga minamahal, Unang Korinto, Kapitulo 11, Versikulo 24, sabi sa banal na kasulatan, at nang siya'y magpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi ito, ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ito sa pag-alaala sa akin. Kanina din ang tinapay. Hallelujah, hallelujah. Narating ang katas ng ubas, ang grapes. Sabi nito, mga minamahal, Unang Korinto, Kapitulo 11, Versikulo 25, at gayon din naman, hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon na sinabi ang sarong ito, siya'y bagong dipan ng aking dugo. Gawin ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin ang katas ng ubas. Inumin mo, mag-iisa.
ako sa ating mas hiling mga minamahal. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating may karamdaman. Mga minamahal, isipin po natin tayo po'y nilayas ng ating mahal na Pinoon. Misala po tayong dumalangin. O huwag pa naman banal sa langit, pinakamamahal na Jesus, sama-sama kami dumudulog na nagkakaisa, mahal na Panginoon, umingi uli kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang. Ipagkaloob mo ang lahat ng katugunan, kasagutan, mahal na Panginoon, ng aming mga kailangan, kagalingan, na makaramdaman ng aming minamahal kapatiran, kalutasan, kalang mga problema, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo, mahal na Panginoon, katugunan, mahal na Panginoon, itingatan mo ang kalang mga mahal nila sa buhay, sa ibang bansa, sa iba yung dagat, at patuloy mo silang pagpalain sa lahat ng aming mga kapatiran, may mga trabaho, may mga negosyo, may mga hanap buhay, patuloy mo pagpalain, mahal na Panginoon, ang bawat sa amin at higit sa lahat. Maratnan mo kami, mainit na naglilingkod sa iyo, nagubanganap na yung kalooban, maging karapat dapat kami sa iyong pagbabalik. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa financial, material, physical, spiritual, sa unang dalangin, pagluhod po ng aming kinakalibang lista, sama-sama naming sinasuway sa pangalan ng Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, kidney trouble, sakit sa puso, rayuma, high blood, panlalabo ng mga mata, arthritis, sa pangalan ng Jesus, kasawat, in Jesus' name, hadlang sa kalamang pagpapala, kahirapan, tries, gawa ng kaaway, panlalamig, panlulupaypay, kahinaan, sa pangalan ng Jesus, kasawat, bihil, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Purihin ang Diyos, mga minamahal. At tayo po yung sumambit po ng tatlong beses ng hallelujah, praise the Lord. Huwag po tayo magpiro, mga minasabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga minamahal. God bless you po. Tayo po'y dadako, mga minamahal, sa ating mga announcement. Continuous po yung ating mga Bible study, mga minamahal. Yan po sa dako ng Barangay Aliaga, mga minamahal. Ito yung araw po ng Webes. Yan po, mga minamahal, ay alas dos po ng hapon. Itong buwan ito, mga minamahal, ng Mayo. Yan po, gaganapin po natin yung ating anniversary. Yan po sa dako ng Barangay Aliaga. Yan po, araw po ng Webes, mga minamahal. Mag-upisa po tayo ng umaga po niyan, alas dos po ng umaga, mga minamahal, sa ating first anniversary. Yan sa dako ng Barangay Aliaga sa ating Bible study. Mga minamahal, tuwing Webes po yan. Itong darating naman na Martes, mga minamahal, dalawa pong magkasabay na Bible study, just dako ng Barangay Baliti, yan po ay alas dos naman po ng hapon, at dito naman po sa may Asinggan, mga minamahal, alas dos din po ng hapon, yung ating Bible study. Mag-continuous yan, mga minamahal, sa lahat po ng mga meron pong nais magpabautismo, mga minamahal, yan po ay ating pong pinagpipray, mga kada gawain na merong magtanggap at merong magbabautismo. Tingin sa langat, magpatuloy sa paglilingkod ka. Meron kayo dalang mga bunga at ng magbabautismo, pakikontak agad ng maaga yung ating mga beloved core member, mga minamahal. Purihin ang Diyos, tayo po'y magkaloob nating special offering. Binibigay kong pagkakataon sa ating beloved brother Daniel sa ating special offering, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher. Tayo po'y manalangin sa ating pagkakaloob. Dakila at mapagpalang banal na sa langit, sa matambis at makapangyarong mong banal na pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Minsan ang pamahal na Panginoon, narito po kami sa special offering, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo po, mahal na Panginoon, bawat magbigay at magkaloob. Pagpalain niyo po kami sa pangunat na dalangin pagluhod, ang aming ginagalang beloved pastor, Willis Tad Almeda, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
Amen. Praise the Lord. Pagpalain po kayong lahat ng ating mga Pinoon sa lahat na nagbigay ng ating special offering. Yan po yung ginagamit natin sa mga pakaragdagang gastusin, mga minumahal, lalong-lalo na sa ating mga pagsundo, sa ating mga kapatiran, mga ipanggasolina po ng ating sasakyan, saan po nang galing sa mga tapat at pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sino sa po sa ating mayroon po magpapakounsel, may katulungan, mga minamahal, magpaiwan lang after po ng ating paglilehas. Sa ating mga ginamit ng mga bangko, pakisuyo lang mga minamahal, dahil tayo po mga minamahal ay lako na sa ating closing prayer, after ating closing prayer, sa ating mga beloved brethren, pakisalangsang na lang po yan para madaling mabuhat ng ating mga voluntary, ng ating mga kapatiran, ng mga brothers, mga minasalamat sa mga Panginoon na wala pong dumalaw na surprise dalaw sa atin dito mga minamahal. Salamat sa mga Panginoon na tapos ang ating balanagawa ay pinagpala ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin ng ating mahal na pastor. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y manalangin na po sa ating pagkatapos. Binibigay po pagkakataon sa aking kapukumang gagawa, Padre Pedro, sa ating closing prayer. Iyon, please God, tayo po'y manalangin mga minamahal. Oh, please God. Dakilang Diyos, mapagpala namin Ama sa makapangyarihan. Pangalan mo, Malapinoon, kami po'y taos puso, Malapinoon. Kaalala na pupuri, nagpapasalamat, Malapinahal na sa aming natapos, Malapinoon. Kaalala sa iyong palamang gawain, Malapinoon sa mga Malapinoon sa iyong sigipul song, sa ulim song, halay sa mga buhay, patungan ay mga minamahal, mga kapatiran sa matapat namin. Mga minamahal, mga kapatiran, Malapinoon, ganoon po sa minsay, Malapinoon, hallelujah, lalangit, Malapinoon, hallelujah, aming napakinggan, Malapinoon, pinagpagkain, Malapinoon, aming nagugutom na kaluluwa, hallelujah, maraming maraming salamat sa Malapinoon, hallelujah, laging matagumpay, Malapinoon, please God, hallelujah, banal mong gawain sa araw nito, Malapinoon, salamat, Malapinoon, lalangit, Malapinoon, hallelujah, sa iyong matamis mong presensya, Malapinoon, pinapadama mo, Malapinoon, hallelujah, sa bawat isa po sa amin, maraming maraming salamat sa iyo, Malapinoon. Hallelujah. Kung paano mo kayo, Malapinoon, po iskat pinarating, Malapinoon, na maulahati, Malapinoon. Ganun din po, Malapinoon, amin po itinadalangin, Malapinoon, hallelujah, sa iyo, mga minamahal, na mga kapatiran, Malapinoon, hallelujah, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Malapinoon. Pag-ingatan mo sila, Malapinoon, iwas mo rin po sila, Malapinoon. Hallelujah, sa mga disgrasya at kapahamakan, paratingin mo ko sila, Malapinoon. Hallelujah, sa kanilang mga tahanan, Malapinoon, pagpalain mo kami, Malapinoon. Hallelujah, sa dalangin, pagluhod po na aming minamahal, na iginagalang malapastor, hallelujah, praise God, sa pangalan ni Jesus. Amen, praise God. Praise the Lord. Galibisin po mga minamahal, ingat po sa ating pag-uwi sa inyong mga tugan.